Tari ba ng talent agency mo? May meeting tayo with Ximena's manager, kay Marga Verde. Are we going to have a problem with that? Hello again, Marga. Nice office. Medyo lumalang yung layout, pero maganda. Ako nga pala nagtahimik. I'm sure it'll look good in you. Just like that electric blue top of yours and snake print skirt. Hindi ko maintindihan yung combination, but maganda siya sa'yo. I believe everything is in order? No. 12 million is a good price. Take it or leave it. Margo, huh? Tita, parte ng business natin ang mga negosasyon. It's very obvious that tinatago mo yung mommy mo. Anyway, you're welcome. Tessa. Marga, how was your meeting? Good. Well, at least para sa akin, good. Nasabi ko naman lahat ng gusto kong sabihin. At mabilis kausap yung anak mo. All set na tayo? I'll just see you when I see you, Tessa. Thank you ulit sa hospitality mo. Ako maliligaw na to. Alam ko na kung saan mismo to sa Taguig BGC. Nagustado mo na kagad? Oo, dahil yung kasama ko sa apartment, doon siya nagtatrabaho, kaya alam ko na kung nasaan to. Yung babaeng gumastos tong pang-enrol mo. Oo, Mang Lito. Pero ibabalik naman niya po yung pera. Maganda ba yan? Maganda naman. Sagot yun. Maganda, pangit, pwede na. Yun. Kung maganda, di maganda. Sige na. At baka maghintay na yung kapagawa na yan, Con, ha? Sige, Mang Lito. Sige, salamat. Potpot! Mang Lito. Mag-iingat ka, ha? Baka pati puso mo nakawin yan, ha? Mang Lito naman, pambira. Sige na. Ano na ako? Ingat ka. Mom? Marga Verdader said no. Sabi niya may nag-o-offer pa daw kay Ximena ng 12 million. So, she said, take it or leave it. Sinabi niya talaga yon? Yes. Okay. 12 million ang ino-offer ni Ximena, but we offered her 10 million. The additional 2 million, we can use that for other expenses, but better if hindi natin magastos. I can see your point.
Pero malakas ang hatak ni Ximena sa market. It's your call, sir. Pero mukhang mahihirapan tayo with this. But I'll still try to negotiate with Ma'am Marga for the deal. Marga? Sorry, hindi ko nabanggit sa'yo. She's the manager of Ximena. Let's talk about Marga and Ximena later. Dad, what time? Kami na lang ng mom mo. Dad, di ba ako kasali dyan? I can negotiate with Ma'am Marga Verdadero. If you could, dapat ginawa mo na kanina yan. I'll update you later, anak. I promise. Pasensya ka na, hindi ko nasabi sa'yo na si Marga na yung bagong manager ni Ximena. Marami lang kasi akong ginagawa sa design department eh. It's okay. You know, naisip ko lang since magkaibigan naman kayo ni Marga. I mean, magkaibigan pa naman kayo, right? Yes, of course. Binigyan ko nga siya ng regalo kanina. Kaya naman naisip ko, why don't you be the one to negotiate with her? Baka mas madali mong makonvince si Marga. Ni Rafa, Jaime. I mean, he's right. We can save money. Ako na maghahanap ng bagong endorser. Hold on. Tessa, as I mentioned earlier, ayoko na ibang endorser. I mean, kay Ximena na tayo. We have a budget for her. Why don't you just negotiate first with Marga? May problema ba? Gusto ko lang mapabilis yung pagkuha ng endorser natin. And if we're gonna have a problem with Marga, I mean, we can... Huwag mo nang panguna. Kaya nga naisip ko, you should be the one to talk to her para mapabilis. Di ba? It'll just take a few hours at para ka lang nakipag-catch up sa old friend mo. Budget at budget lang ang pag-uusapan for the endorsers TF. Meron naman tayong nakalaan na 15 million, which is pasok naman sa hinihingi na 12 million ni Marga. Thank you. Thank you, ma'am. I'll go ahead na po. Yes? Sigurado ka ba dyan sa iniisip mo? Tita. Si Ximena na mismo nagsabi na siya ang nirapita ng House of Teri. Wala nang iba. Negotiations are part of the business. That's why, hindi muna natin ibibigay ang gusto niya. Kung ganon, willing tayong i-let go si Ximena, if ever. Just you wait and see, tita. Babalikan tayo ni Tessa. At papayag siya sa presyo natin. Sabi niya, take it or leave it. Yes. Leave it tayo. How's your wound? May I? Let's see. Sir, about my mom? It's your personal problem. Next time, be more professional. Yes. Thank you. I can see why iniiwasan mo siya. Kumakain ba yung tao? Wow! Is that you? Am I talking to Sir Rafa? You said before your mom doesn't care about you. Well,
Like you said, sir, that's personal. Ano ba kalalim yung sugat mo? Sir, mababaw nga lang yan. Well, kung mababaw lang, hindi mo na dapat tinatago. Sir, update report daw po sa construction ng store. Thank you. Salamat, oh. Sir, nga pala. Mas maganda po kung bumili na po kayo ng bagong aircon. Oho, sir. Swerte nga po tayo at nagawa pa ito ng paraan, eh. Dahil phase out na po ang mga pyesa nito. Naku, huwag na. Inakyat-bayo ko noong isang taon. Lahat ng bagong gamit ko, nilimas. Kaya mabuti pa, second-handan lang ang gamit ko dito. Ganun ho ba? God bless, sir. Sana ho hindi maulit yun. At alam mo ba, nung nahuli, babae ang nang makit ng bahay. Nakakatawa, no? Huwag ka. Maganda pa yung babae. Tama ba ang projected time? 3 weeks from now, installed na lahat ng wiring sa House of Terry store. Yes, sir. Okay. Malapit ako sa opisina mo. Gusto mo ba na sabay na tayo umuwi, Ma'am Vida? Ma'am, talaga? Try mo again na may ma'am. Baka hindi ka na makauwi niyan. But yeah, sure, I'll text you na lang. Sir, ayos? Papagawa pa ba kayo? Why? And baka pwede lang umuwi na? Wala naman. Okay. Thank you, sir. Thank you. Potpot! Grabe, Vita. Ang tagal, ha? Excuse me. Ikaw kaya may gusto sabay tayo umuwi? Oo nga. Biro lang naman. Ano yan? Nangyari dyan? It's nothing. Let's go. Sigurado ka, wala yan, ha? At... Okay lang ako. Sige. Teka lang. Pwede bang kumain muna tayo? Sobrang gutom na ako. May naito akong fishball dyan sa kanto. Really? Oh, sige na. Fishballs. Yun lang yung libre mo sa akin? Libre? Ito naman. Joke lang. Alika na. Okay. Alika na. Of course, it will be done soon. Don't worry, Ximena, you will get your endorsement. Bakit hindi mo sinabi na tumanggi ka sa offer ni Tessa? Bakit pa? Yun ang gusto ni Ximena. Well, like I said, marami pa rin mga ibang brands. Bakit mo ba ginagawa ito?
Ang alin? Yung pakikipagkompetensya mo pa rin kay Tessa. Bakit yun yung gagawin niyo, tita? Marga, huwag mo tayo magbulahan. Gumastos ka ng 1 billion sa 1 pirasong dress. 1 million para tapatan mo si Tessa? Dito naman tayo sa kontrata ni Ximena. Oo, business ito. Parte ang negosasyon. Pero kung hindi ang kumpanya ni Tessa ang kukuha kay Ximena, hula ko lang to, ha? Sapat na ang 10 million para sa'yo. At walang negosasyon nang magaganap. Concern lang naman talaga ako sa iyong Marga. Baka maging bato pa yung kontrata ni Ximena sa mga pinaggagawa mo. At sa nakaraan niyo ni Tessa, tapos na yun. Ma'am, nabisita po kayo, Sir Caloy po. Thank you for your concern, tita. Pero business lang talaga. Ikot natin eh. At choosing mo naman kasi. Kasi naman, Vida, kung kumain tayo sa fishbowl, ano, di sana busog na tayo. Kasi naman, dito ang mamahal ang mga kainan dito. Fine, sige. Feed ko na lang. Vida, hindi naman sa ganun. Paano mo ako ititreat? May utang ka pa sa akin. Oo. Eh di, bawas mo sa utang ko. You, na-deposit ko na earlier yung hiniram mong pera. Nasa ATM mo na. Oh my God! Bakit? Potpot, mabayaran na kita! Oh? Yeah! Kana! Tara! Dinaan mo talaga dito. Siyempre naman, sa mahal niya, ipapaubaya ko pa sa iba yan. Oh, ang ganda. Ganda! Sige. Diyan ka lang. Susukatin ko to. Ikaw magja-judge kung bagay sa akin o hindi, ha? Ay, teka. Tutulungan ko na lang siya. Baka masira pa. Oh, ayan na. Wala na akong utang sa'yo. Hindi ka na maghihintay sa sweldo ko. Salamat. Ano ka ba? Hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Kasi pera mo yun eh. Ako dapat na magpasalamat sa'yo. Oo, Vida. Pero nagpapasalamat to dahil tinupad mo yung usapan natin. Hindi ka pa rin nakapag-enroll. Forever yung nasa konsensya ko. Huwag naman ganun. Min-exam naman eh. Madami pang oras para mag-enroll. Pero sa ngayon, kailangan ng pamilya ko itong pera na ito. So, hindi mo na yan gagamitin pang enroll mo? Hindi muna. Unti-unti, bubuin ko ulit yung pera ng pang enroll. Pero ngayon, mas kailangan ng pamilya ko ng pera kasi mawawalan sila ng tirahan. Kaya kahit anong pilit sa akin ni tatay na itago ko muna itong pera na ito, mas kailangan nila. So lucky to have you. Kaya na tayo. Thank you.
Try na. Galing ganun. So good. Ito rin ah. Kaibigan pa naman kayo, right? Kaya naman naisip ko, why don't you be the one to negotiate with her? Baka mas madali mong makonvince si Marga. Sa 1,000,000 yung dress kapag ikaw talaga nagsuot. Busy na ulit. What? No! Gusto ko pang maramdaman yung sinasabi mong higit pa ako sa 1,000,000. Oh, sige. 15 minutes. Tapos aalis na tayo, ha? Sayang naman yung pagpunta ko dito kung i-deliver ko lang yung dress. Dadaan ulit ako sa traffic. Kaya, naisip ko na lumabasta rin tayo. Pa siya tinetext at tinatawagan si Marga. Gusto mo ako nalang magsabi? Ang haba ng hair ni Marga! Bakit mo ko dinala dito? Naisip ko na lumabas na rin tayo. Pero mas mahaba ang kay Vida. Vida, asa mga mga musta? Kuya. Wag lang ho tayo bastos, ha? Check siya at pinag-aawain mo nga to, eh. Rambo na ba? Pusong Ligaw After Showtime.